Connected pa. Yan. Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ayan mga kamatsyas, ngayon live tayo dito sa YouTube. No? YouTube lang muna. At iba pa yung sa ating Facebook page para hindi po mahati. Ano? Para ano lang po, magkaiba kasi ang ating topic sa Facebook page at dito sa ating YouTube channel. So ngayon naman ating susubaybayan ang itong ongoing na malakas na FideChess.com Grand Swiss. Ayan, ito yung pinakamatinding Swiss system format ng FIDE na pangdaigdigan. Kasi ang top 2 na mananalo dito out of 11 rounds ay papasok sa FIDE candidates. Alam naman natin na ang FIDE candidates, kung sino ang mag-champion doon sa cycle na yon ng round robin, ay siya ang makakaharap ng world champion. Kaya napaka-bearing nito, kasama ito sa cycle for World Chess Championship. Okay, so ang una nating i-analyze, syempre ang bakbakan nila Fabiano Caruana, ang top seed sa torneyong ito, versus hinarap kagad siya ni Super GM, Russian Super GM Maxim Chigayev. Ayan, so ito po ay 11 round Swiss system. Ha? Ang time control nito, ayan, 100 minutes for first 40 moves. Pagka nakalampas na ng 40 moves, ay susundan naman ng 50 minutes in 20 moves plus 30 seconds increment mula simulang tira. Okay, mula sa simula. Kaya ito talaga ay super long game mga kamatsyas. Ito ay nagpasimula kahapon at matatapos naman sa November 7. Napakatindi nito at mayroong $425,000 na prize fund mga kamatsyas. Okay, so sa kaunting impormasyon po, ito pa ang ibang impormasyon sa turneyong ito. Okay, ayan. So ang first place ay tatanggap ng $70,000. 50, 40, 35, 30, 25, 20, 17, 9th place 14, 10th place 11, 5, kalahating milyong piso mahigit. And 11 to 15 placers, $8,000. 16 to 20, 5,000. 21 to 25th, 3,000. 26 to 30th place, 2,500. And 31st to 40th place ay $2,000. Grabe, big time. Matindi ang budget ng FIDE dito mga kamatsyas. Okay, so sa iba pang bagay na kakumpletuhan ng detalye nito ay makikita nyo lang po sa description below ang detalye ng kaunting description and ang official website ng torneyong ito para mabisita nyo rin. Okay, simulan na kagad natin ang mainit na round 1. Ang ginawa dito ni Fabi, nag-E4, nag-C5 naman dito si Chigayev, nag-Knight F3, nag-D6, nag-D4, ayan, open Sicilian. Nag-C takes D4, nag-Knight takes D4, nag-Knight F6, nag-Knight C3, at tinira ang talagang legend na depensa sa Sicilian, na Sicilian Naidorf, na kung saan yan talaga ay tinira na ng mga world champions kagaya nila Bobby Fischer, Garry Kasparov, ayan. Yun nga lang naalala ko yung sinabi ni Wesley mga kamatsyas. Ang sabi ni Wesley, si Caruana daw ang pinakamalakas mag-handle ng Sicilian sa white sa buong mundo. May ganong interview eh. Pinakamalakas daw si Caruana. Tingnan nga natin. Ang pinili ni Caruana ay medyo, ito bago ito eh. Hindi pa ganong kakumpleto ang teorya nito. Ito yung tinatawag na Adam's attack mga kamatsyas. Okay, so nag-E6. Ang idea kasi ng H3 para mag-G4 later on. And itong E6 naman ay Scheveningen variation. Yung parang ganyan lang ang setup ng pawn structure. Nag-G4. Ayan na, nilabas na. No, kakaiba. Nag-H6 para kahit papaano pamigil naman sa G5. Nag-A3 pamigil din sa B4. Inabangan dito ni Fabi na baka mamaya maka D5, then Bishop B4. Very annoying pin. At dito, nag-Bishop E7. Nag-Bishop E3 normal development. Knight C6 develop. Nag-Rook G1. Ayan. So dito, yun nga lang, nakasaalang-alang ang king safety ng white. So pag nag-Rook G1, talagang di na makakapag-casting sa kingside. At dito naganap ang bagong luto mga kamatsyas. Knight D7 novelty. Dahil dito, itinira na nitong nakaraang 2011 ang ginawa Queen C7 at nauwi sa tabla. Laro din ng parehong master ayon sa Masters Database ng Leeches. Okay, Queen C7, pero dito na tayo ngayon sa Knight D7. Ano idea dito ni Chigayev? So dito, marahil ang gustong pigilan ni Chigayev ay yung paparating na H4. Kasi H4, G5, makakapag-pawn storming kagad sa kingside, parang may pagka-keres attack, ano? So Knight D7, nag-Bishop E2 lang. Relax lang, develop lang si Fabi. Nag-G5, talagang ayaw ni Chigayev na maka-H4 pa dito ang puti. Medyo parang allergy siya ron.
nag-G5 na siya. Ayan, para wala ng H4 at pigil din ang paparating na F4. And, syempre, Queen D2 angat, preparing to castle queenside, nag-Knight CE5. Ayan, so interesting. Ano idea? Maaring ang gusto ni Chigayev ay mag-B5 then followed with Bishop B7. So, hindi naman makakapag B5 kung may knight pa sa C6, di ba? Iniwas muna, then preparing to develop the queenside, nag-castle queenside na si Fabi, and then dito nag-B5, ayan na. Then, Bishop B7 follow, so kasunod na yan. At dito mga kamatsas, ayan, pinakitaan na ni Fabi ng kanyang kahusayan, nag-H4. Okay, sacrifice, basag kagad sa kingside. Naramdaman dito ni Fabi na, uy, yung king ng kalaban niya, medyo nasa gitna pa. Pinasabog na kagad sa kingside. And then dito, nag-Bishop B7 develop lang. Pero liwanagin natin mga kamatsas, ano ba ang mangyayari kung capturein yung pawn sa H4? Bad move daw yan dahil may F4 na malakas. Makapagpapaalis ng knight. Pasok, knight C4. Continuation, ito po. And then, knight C6. Ayun, dahil wala pang Bishop B7. So, yung C6 talagang pwedeng landingan. Then, continuation, queen C7. Capture. Bishop D4, istorbo muna sa rook and then hindi pwedeng salagi ng E5 dahil may knight D5 po, ano? Mafo-fork, madodouble yan. Okay? So dito, rook G8 lang and then followed with F5. Iiritahin talaga ang pawn sa E6. So hindi siya pwedeng gumalaw kahit push or capture dahil knight D5 coming. So Bishop B7 to protect the D5 and then may simple pero napakalakas ng impact. Tulak ng pressure, queen takes H6. Followed with capture, then queen h7 check, paki-imagine po. Or even queen takes h4 check, napakalakas ng paparating. So yan ang laman, ano, kung kakapture ng black ang pain sa h4 or yung sacrifice. Kaya dito minabuti ni Chigayev, balik tayo, nag-bishop b7, and kumapture sa g5, h takes g5, and syempre, kaya kinapture yan ni Fabi para magkaroon siya ng tempo control sa h-file at samantalahin ang king ni Chigayev na nasa sentro pa, ma-atake niya. So dito umilag, rook g8, kasi wala siyang laban eh. Kung kakapturein, capture, talagang totally dominated ang h-file and anytime po pwedeng makagawa ng matinding kalokohan ang puti sa kingside. Kaya dito, minabuti lang ni Chigayev, iwas muna, tiyaga muna siya, and then nag-rook h5. So, minarkahan lang ni Fabi yung g5, mamaya ipe-pressure kita, at the same time may plano ako to play rook dh1. Yan ang maaring nasa isip ni Fabi, pero yung rook h5, according to Stockfish, ay inaccuracy. Ang better daw na move dito mga kamatsas ay knight b3 lang para mag-highlight ang pressure sa d6 and later on may knight a5 pagka yung queen wala ng control dyan. So para may may malakas lang na control sa d-file. Okay, continuation, queen c7 and then followed with rook h5. Saka mag-rook h5 pag na-release na ang queen, then mayroon ng attack, tempo attack sa g5. Nagkulang na ng depensa. Mainam daw ang rook h5 kasi mag-gain ng tempo. Okay? So, pero dito inuna ni Fabi ang rook h5. Sa kagustuhan niya na huwag ding makaalis yan kasi nga kakadepensa sa g5. Pero may rook c8 naman na malakas dito si Chigayev. At yun nga lang, ang dalawang tori niya kapansin-pansin na nagalaw na hindi na makakapag-castling pa. Talagang sorry na lang talaga ang king sa gitna at magtiis na lang talaga dyan. At dito, nag-rook DH1. Tuloy pa rin sa plano si Fabi. Battery, idea, rook H8, atakihin ang king sa gitna. Pero ang problem, minarkahan ng inaccuracy. Much better pa rin daw dito ay knight B3 or ayan, F3 para support na sa E4. Para kasi baka mamaya may mga sacrifice, then bishop takes e4. So F3 solid lang, so pasensya lang daw muna. Yan ang much better. Okay? So balik na tayo dito sa rook dh1 na ginawa, nag-bishop f6. Good move yan, ang ganda para mapigilan ang coming rook h8. At the same time, maganda pa ang diagonal control dyan. At dito, nag-f3. Saka palang pinroteksyon na realize ni Fabi na kailangan palang isolid yung e4. Yun nga lang, inaccuracy ulit. Sunod-sunod, no? Rook H5, Rook DH1, and then F3. Ayaw talaga ni Stockfish ang tira niya. Ang mainam daw na tira dito ay Rook H6. Yan lang daw ang mainam na tira. So, ang continuation, bakit mainam? Halimbawa, kung mag-Knight B6, threatening Knight BC4 or Knight EC4, ang gagawin lang daw ay may spectacular, excellent move na Knight takes E6.
na kapag kinapture, may bishop takes, queen takes, and then rook takes f6. Mabibitin ang bishop. Yan po ang plano. So, naging tanong ko yan, e paano kung hindi sa b6 pumunta? Paano naman kung sa c5 pumunta? Meron lang daw simple f3 to defend the e4 pawn. So, slightly better for white. So, mainam daw talaga yung rook h6. Malakas ang impact ng pressure. Pero, balik tayo, ang ginawa dito ni Fabi, nag f3 and then yun nga lang sa kasamaang palad ay nag queen e7, blunderacious ang binigay naman dito ng strong computer engine. So, dito raw ang much better ay knight b6, diretso kagad sa c4 at dito mapupwersa talaga ang white to play b3 just to stop the coming knight na lulundag dyan and then mag d5 daw. And balik daw sa d-file dahil nandyan ang, nandyan ang tension. D takes e4, knight takes e4, bishop takes e4, f takes e4, and then knight bd7 babalik daw. King b1, knight c5, and then queen e1. So threatening queen, discovered attack. Then dito iiwas queen c7, and then may spectacular sacrifice na ganyan. Capture, capture, queen b8, knight d6 check, king e7, and then magku-queen b4. Ayan, medyo may kalaliman lang ang palitan mga kamatsas. Capture, capture, knight cd7, iwas ang knight, and capture, capture, and then bishop takes g5, knight takes g4. Only slightly better for white. Okay, slightly better. Marami pang mangyayari dito. So talagang mainam yung knight b6 kumpara sa ginawa dito na queen e7, blunderacious, at dito nag-king b1, another inaccuracy, positional move na naman daw. Ang tira daw dito mga kamatsas ay knight b3 lamang, intending to play knight a5, i-atakihin yung bishop, then followed with rook d1, balikan ang weak d6 pawn. Grabe no, talagang very flexible talaga ang strong computer engine. So nag-king b1, nag-prophylactic lang, maaring na-pressure si Fabi sa semi-open c-file, and then now nag-knight c4, nag-bishop takes c4, rook takes c4, and nag-b3 neutralize sa tore. Rook c8 bumalik, and then dito mga kamatsas, sa hindi ka panipaniwalang sandali, bumalagbag, knight d5, nag-tal mode. Tal mode ang ginawa dito ni Fabi mga kamatsas. Knight d5 pero blunderacious daw yan. Dahil bumalik ang evaluation sa equal, nakabuelta, nakabawi ang black. Ang tira lang daw dito, simple lang, rook h6 pa rin daw talaga. Markahan lang ang bishop dyan. Talagang yun nga lang, malalim na yung rook h6 mga kamatsas. Medyo malabu-labu nang makita yan ng human eye. Knight e5 and then rook 1 h3 lang daw. Grabe no? May pagka-Tigran Petrosian, may pagka-Karpobang sistemang approach. So, hindi raw applicable. Pero, hindi raw applicable itong knight d5, I mean. So, nag-sacrifice. Good move naman ang ginawa ni Chigayev. Hindi siya nasindak. Capturing ko kaya yan. Yan ang good move. And then, ang idea lang talaga ni Fabi ay makapasok ang knight to f5. And then, nag-queen e6 para ilag na manatiling suportado ang under threat pawn sa d6. Nag-bishop takes g5. So, dito may pagka-positional sacrifice. So, yung king nasa gitna pa rin, yan ang sinasamantala talaga dito ni Fabi. And then, nag-bishop c3, umiwas. Nag-queen h2, another strong threat. Nakaka-pressure talaga yan. At dito, nag-knight e5, another good move para ma-block. At the same time, may timing to play knight takes f3 coming. At dito, nag-rook h6. Hindi na pwedeng magpatumpik-tumpik si Fabi dito mga kamatsas. Kailangan niyang bulabugin ang posisyon ni Chigayev. And then dito, nag-rook g6. Okay, pag-rook g6, blunderacious na naman daw. Dito kasi mga kamatsas, talagang ang hirap nang i-adapt. Knight g6 daw ang tamang depensa dito. Talagang mahirap kasi ipapakapture eh. Sisikmurain mo, ipapakapture mo yung d6. Ang hirap nito kahit long game ito, nakakailang yan makita. Yung ganito, yun pala may king c6. Walang tatakbuhan ang knight. Na dito, saan tatakbo? May bishop, may bantay ang a5 square. So, knight c5 babalik din, kakapturein, and evaluation ay still equal. Equal ah, kahit na lamang ng isang pyesa dito, black equal, kasi nga, ang timbang dito ay yung king kasi super exposed, naggagala. So, kinakailangan pa rin ang accuracy ng black dyan, kahit lamang ng isang pyesa. Pero, hindi nga nasikmura ni Chigayev. Nag-knight g6 siya, at dito, ang ginawa, nag-rook takes g6, another inaccuracy. Hindi pa rin daw na timingan ng talagang good move na dito ang tira lang daw ay
Ano bang analysis dito? Knight G6, Rook G6, Queen F2. Pwede Rook Queen F2 ang idea, Queen B6 or Queen A7. Positional eh, no? And meron ding Knight G7. Ito, mas tipo ko itong Knight G7. Queenless eh. Na kapag kinapture, capture, capture din, saka na lang ako mag-iisip dyan, queenless na. Yun nga lang dito, lamang pa rin naman ang puti pero di ganong kalakihan kasi massive yung pyesa, ang dami. Ang dami, ang kapalit ng isang queen ay tore, 2 minor pieces and isang tore ang kapalit ng isang queen. Pero yung king kasi nasa gitna ng yung hari ng black. Kaya definitely delikado pa rin yan. Pero ang ginawa dito, sige balik na tayo, nag-rook G6 dito si Fabi, nag-queen takes G6, and then nag-queen F4. So, queen F4, depensa sa F3, at the same time, may paparating na strong rook H6 aatakihin ng queen sa G6. At dito, eh medyo talagang medyo nahirapan na dito si Chigayev. Nag-knight takes F3, binalik na niya yung isang pyesa. Pero blunderacious pa rin daw mga kamatsas dahil ang tira daw dito ay F6. Ang hirap makita niyan. Kasi, biruin mo, tatakpan na naman yung pawn, no? Papa-capture na naman. Annoying talaga. King D7 and then Bishop takes. Sa isang idea, ito na, Rook H6 na. Malupais. Ito nga continuation eh, oh. Rook F8. Kasi pag kinapture yung knight, super delika James. No? Delika ding na, delika James pa. Kasi dire-direcho ang pressure niya hanggang sa king. Nako, lakbay aral mangyayari sa king pag nagkataon. So dito, kaya ang ginawang defense sa continuation ng analysis ay Rook F8 and then Rook H6, capture, 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 and Bishop C6 ilag, then G5. But still advantage for white. Okay? Medyo mabigat talaga yung, mabigat itong binigay na position ni Fabi kay Chigayev. Ang hirap. So nag-knight takes F3, bumigay ang analysis or nerve. Queen takes F3, nag-D takes E4, and nag-queen E3, good move. Bishop G7, and then dito, ayun, sumuksok na. Nangalikot na. Queen A7, pinakapture ang bishop. Queen takes G5, queen takes B7, and then nag-rook D8. Okay, mga kamatsas. So since live po ito dito sa YouTube, YouTube lang po ah, wala tayo sa Facebook page. Since live dito, paki-guess nyo naman po para sa mga kamatsas nating nandito sa YouTube, ano kaya ang excellent move na ginawa dito ni Fabi na nung natira niya talaga, eh bumabangon naman ang kalaban pero bumabalentong na rin, di na rin kaya. Ano kaya yung last shot na yon mga kamatsas? Bigyan ko kayo ng kaunting sandali at babasahin ko ang inyong mga live chats. Okay, maraming salamat po. Start! Sige, basahin ko. Basahin ko po ang inyong mga live chats. Magkakaroon po tayo dito ng schedule ng live dito sa ating YouTube palagi. Bukod dun sa ating Facebook. Ayan, para hindi na tayo magsabay. Magkaibang topic po yan mga kamatsas. Magkaiba po. Okay, sige po. Alright. Sige po, ano kaya dito ang excellent move? Sabi ni Ryan C. Habal, Rook H7. Ayan. Rook H7. Okay. Sige, ano pa kaya? Rook H7. Aba, talagang sabi ni Julian Cruz. Ano pa? Ano pa? Sige. Sige po. Bira ng bira. Ano kaya dito ang matinding bigay talaga? Rook H8. Aba, Rook H8 sacrifice. Pag kinapture ng bishop, walay na. Ayan, Rook H7. Sabi ni Arnel Perez, Rook H7 master. Sabi ni Henry II, generato, queen takes pawn. Queen takes pawn sacrifice. Ah, yung pawn lang sa A6. Kala ko yung sa F7 eh. Queen takes A6 lang pala. Pero okay na, pwede rin ano? Pero ang inahanap po natin dito ay pinakamabilis na impact mga kamatsas. Yung talagang bawat bira talagang mapaparesign. Laging ganun dapat. Kung meron na, kung wala naman eh, di okay lang yan. So queen takes E4. Ah, queen takes E4 lang. Pag umilag king F8, ilag lang po king F8. Rook H7 coach kasi pogi ka. Yun, sabi ni Julian Cruz. Tama yan. Tinamaan na eh, no? Ramon Bautista, queen C6. Check. Pag umilag, ano kasunod? Kakapturing yung knight. Ah, Mark D. Guzman, knight takes G6 sacrifice. Kakapturing ko lang yan. And sabi naman ni John Lemos, knight takes D4. Ha? Baka knight takes D6 yun. Ayan, Jack Hammer, queen C6 check.
Julian Cruz, coach Queen H, Rookie 7, ayun. And resign na, sabi ni Pabing, ayun. Captured knight, then resign. Captured knight? Alin po ka-capturein, yung bishop o yung pawn? Horse take pawn. Ah, sabi ni Michael De Leon. Sabi ni Fritz, Arpmok, Queen C6, check. Intending to capture the D6 pawn, no? And sabi naman ni Shopmac TV, Rook F1. Ah, binalangkasan lang yung F7, ha? Minarkahan lang. And sabi naman ni Rodil Guloy, Knight takes G7, simpleng capturein lang ang bishop. MJ Bondok, Rook H7, sureball. Sinureball na. Ayun. Okay. So, meron pa po ba? Meron pang habol, mga kamatsas? Habol ba? Oh, sige. Guess nyo lang, Queen E7, sabay resign, white. Ah, sabi ni Train, Lover 34, ayun. Biyahe, no? Tawag dyan, bumiyahe. And Queen takes E4, check, sabi ni Mark Jordan Vides. And Michael Sangalang, Rook H5. Atake muna sa Queen. Ah, yun pala po, no? So, Rook H7, coach, wala nang kawala. Sabi ni Julian Cruz talaga. Talagang sinigurado na niya. Sabi ni Chad De La Cruz, Rook H7, coach. Eugene Pader, Rook H5. Atake muna sa Queen. And Henry II Generato, Rook E1. Rook E1, parang idea, capture ng E4 pawn. Okay? So, hindi na po tayo magkatagal, mga kamatsas. Okay, sige, tingnan na kagad natin. Mayroong tumira ng Queen takes E4. Pag Queen takes E4, magkiking F8 lang po. So, still winning pa rin naman ang white, pero hindi siya ang pinaka-ultimate na pinaka-mabilis. So, parang, syempre, alam naman, mag-resign yan. Hindi mag-resign yan. Lalaban pa yan, di ba? Pero losing na rin ang black. And then, may tumira naman ang knight takes d6 sacrifice, then rook takes d6. Ano po ang kasunod? Wala eh. Kung check naman dyan, pwedeng bumalik lang eh. Wala namang double, babalik lang eh. Okay? So, lagi po natin isasaalang-alang ang strong follow-up para malinis ang ating gagawing finishing move. So, may tumira naman dito ng knight takes g7, queen takes g7, winning pa rin kasi nga still at the center ang black king, but yan, queen takes e4, king f8, pero hindi po ganun ka-resignable talaga. Lalaban pa yan. Lalaban tayo! Kakanta ng lalaban tayo, and may tumira naman ng rook h5, simpleng threat sa queen, ang gagawin lang daw po ay queen f6. So, mapupwersa ang white to capture the bishop kasi may threatening matchas. Delikad din yan. A-capturing talaga yan. And queen takes e4, king f8. So, playable pa rin naman sa black. Hindi pa talaga totally magre-resign yan. So, lalaban pa yan, di ba? Okay, yan lang naman po. Queen takes a6, pwede pa rin. But then, king f8 iilag. So, playable pa rin for black. Ang tira talaga na talagang hindi na makakapagpatuloy pa, rook h7. Excellent move. Congratulations po sa mga nakakita. Yan ang tira, Dingski. Napakalakas. Kapag umalis kasi ang bishop, like for example, mayroon kasing queen takes f7, resign. Yan po malakas. Okay? So, wala na eh. Kapag nag-king f8 naman, then rook takes g7, kapalit reyna. So, lalabas queen versus rook, totally dead for black. Okay, wala na rin yan. Alright, so kaya dito, pag rook h7, nag-resign na dito si Chigayev at naunahan ni Fabi si ang round number 1. So, top seed siya, no? Medyo may pressure, kailangan i-maintain niya. Kasi hanggat maaari, ganun eh. Ganun po, no? Kahit na world number 2 sa current rating, pero sa live rating daw, ang world number 2 si ano eh, si Ding Li rin eh. Sa live daw, ha? Sa live rating, pero sa ano, sa established rating, ano, number 3 pa lang si Ding, number 2 si Fabi. Nag-aagawan yung dalawa, no, sa number 2 spot. Siyempre, number 1 si Magnus. Okay, mga kamatsas, maraming salamat po, no, magkakaroon tayo ng schedule daily ng live dito sa YouTube para hindi nagsasabay. Gusto ko kasi mabasa ko yung mga comments nyo rin. Kasi nahihirapan ako eh. Vice versa ko po nababasa yung mga comments eh. Nahihirapan din talaga ako. Okay, so ipopost ko na lang po yung schedule ng ating fixed schedule ng live dito sa YouTube in a regular basis. Alright, so bago tayo magtapos, mga kamatsas, ipatalastas ko muna sa inyo, no, mamaya papakita ko rin naman sa inyo ito eh, yung sa promotion, ito po. Ayan, no, sali na po yung mga gustong sumali this coming Friday at 8 p.m. Nakapost po yan sa RNT Music and Chess, nakapin, so mag-register na kayo. And ayan po ang ating mga prizes. And ito pa po yung ating isa pa
for kiddies this coming November 27, Thanksgiving tournament for our kids. May under 8, under 10, under 12, under 14. Pasalihin po natin ang mga chikitings for every category. Ayan po ang prices. Naka-fix po yan. Hindi bababa, hindi tataas. Pare-pareho sila ng prices for every category. Okay. So maraming salamat po. At ngayon ay atin ang batiin sila Michael Antonio, Benz WSA FY, Swafi, Marion's Play, Henry II Generato, Michael De Leon, Gamaboy Lyrics, Janara Fox, shout out coach PNPA class 22. Sir, saludo po kami sa inyo. And Carlo Cobilla from Tacloban City. Hello po sa mga kamachas na taga Tacloban City. And Bong Lay YT from Bulacan City. Hello po sa mga taga Bulacan. Henry II Generato, shout out family Generato. And Mark De Guzman, shout out po kay Poging Roderick. And Andre Asilo. Maraming salamat po mga kamachas. Magkita-kita tayo mamaya, may live ulit tayo sa YouTube dahil meron pa tayong isusunod dito bago ko po ipakita ang results after round number 1. Meron pa tayong i-analyze na isa pang matinding naging laban dito sa round number 1 ng ongoing FideChess.com Grand Swiss. Maraming salamat po mga kamatchas! Magkita-kita tayo ulit. God willing!